itala nitong Sabado ang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas ngayong taon. Hindi nakatakataka ang malinsang ang panahon, lalo't ayon sa pag-aaral ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, ang unang tatlong buwan ng taong 2015 ang pinakamainit sa buong mundo sa loob ng mahigit isang siglo. Live mula sa Quezon City, my report, si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, kung kakaibang init ang inyong naranasan mula nitong weekend hanggang kaninang hapon, maghanda-handa pa raw tayong lahat sa lalo pang pag-init ng panahon ayon yan sa pag-asa. Ang umaalinsangan at maalinsangan kasi mga araw at gabi, epekto pa rin daw ng patuloy na umiiral na mahinang El Niño. Kung kahit saglit lang sinubukan mong umapak sa labas ngayong araw, kakaibang init sigurado ang sumalubong sa'yo. Tag-init na nga talaga kung titingnan ang marami naming nakasalubong sa mga kalsadang kundi nakapayong. Ginagamit ang kahit ano, pananggalang sa init. Ibang ang klima yun. Parang minsan nga mangangati katawan namin. May kasamaan din ako sa restaurant, mangangati. Sobrang init. Paggabi, sobrang init pa rin, ganun pa rin. Isang araw, makatatlo ka nun. Walingasaw. Napaka... sakit sa katawan talaga. So anong ginagawa mo yun? Inom ng maraming tubig. Sa buong mundo, base sa pag-aaral ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa Amerika, ang mga buwan mula Enero hanggang Marso ngayon taon ang naitalang pinakamainit sa loob ng mahigit isang siglo. Base sa pag-aaral ng average combined land and sea surface temperature sa buong mundo nitong Marso, mas mataas ng 0.85 degrees Celsius kumpara sa 20th century average temperature na 12.7 degrees Celsius. Ito na ang pinakamataas na naitalang temperatura sa loob ng 136 na taon. Dito sa Pilipinas, naitala ang pinakamainit na araw ng taon nitong Sabado lang, 36.2 degrees Celsius sa tala ng pag-asa sa Science Garden, Quezon City, alas 2 ng hapon noong April 18. Sa sobrang init nga, nagkakasakit na ang ilang preso sa Albay District Jail. 34 na preso ang tinamaan ng ubo at sipon at may ilang inatake ng alta presyon. Ang malala pa, may mga oras na hindi na makapaligo ang mga preso dahil sa kakulangan sa tubig. Yung ubo at sipon po, yun lang po yung dahil siguro po dahil ngayon sa panahon, tapos medyo siksikan na din po sila sa loob, tapos lumihina po pag yung tubig pag summer, kaya medyo yun po ang nagiging sakit nila. Sa ngayon, binabantayan ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa loob daw ng 24 oras simula kahapon, 25 cubic meters per second ang ibinaba nito. Mas mabilis kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang Angat Dam, bukod sa kuryente at tubig pang irigasyon, pangunahin din pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Bukod naman sa pag-init sa Bukang Liwayway, naobserbahan ng pag-asa na pati ang mga gabi, umaalinsangan na rin. Hanggang 2 degrees Celsius ang ininit noong Enero halimbawa. Lahat ng ito, epekto raw ng mahinang El Niño na inaasahang magpapatuloy hanggang Agosto ngayong taon. Konti ang cloudiness umaga. So directly po, ang outgoing solar radiation ay nag-aabsorb. Inaabsorb ng ating kalupaan. At kapag hapon na po, bandang tanghali o hapon, kapag makapal na po ang ulap, so yung outgoing long wave radiation, yung nagre-reflect back to the earth atmosphere na temperatura na init, yun yung natatrap sa atin. Inaasahan ng pag-asa na sa mga susunod na linggo, posibleng lalo pang uminit. Unusual because we have a weak El Niño condition. Since ang El Niño ay isang natural cycle ng ating climate system, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo since time immemorial, since historical time, meron na tayong nararanasan na El Niño. Pero para sa grupong Greenpeace, ang patuloy na pag-init ng panahon, isa lamang sa mga indikasyon ng pagbabago ng ating klima na dapat ikabahala at dapat mapigilan. Yung pag-init ng panahon, isa lang yan sa examples ng extreme weather events na ating haharapin. Ang hinaharap natin, mas magiging normal itong pag-init, super typhoons tulad ng Yolanda. So yan yung magiging ating future, kumbaga. At dapat protektahan natin ito ay tayo maging vigilant. Jessica, isa raw sa mga dapat tutukan ayon sa Greenpeace, no, yung upcoming na UN Climate Change Conference na gagawin sa Paris, France ngayong darating na Disyembre.
Nauna nang sinabi ni French President François Hollande nung nandito siya sa Pilipinas, no, na doon sa conference na yon na gagawin ay gagawin daw niyang ehemplo ang pinagdaanan ng Pilipinas nung bagyong Yolanda bilang ehemplo ng posibleng mangyari kung walang maipasang malinaw na kasunduan kontra climate change. Sa atin naman, mga private individuals, pwede raw tayo makatulong para mapigilan ng climate change sa pamamagitan ng pagiging energy efficient for one, Jessica. Alam mo, tamang-tama yan, Dano, kasi correct me if I'm wrong, no, bagamat tayo alam natin at ang perception natin eh climate change na to kasi sobrang kakaiba na ang takbo ng ating klima, pero I understand na ang scientific community, yung mga scientist at yung mga eksperto, eh hindi pa yata daw sila nagkakasundo na climate change na ba itong nararamdaman natin. Jessica, from both camps, no, limbawa itong mula dito sa PAGASA at hanggang sa Greenpeace din, no, merong agreement na sa ngayon, no, wala pa talagang makita na direct link between halimbawa typhoons or extreme weather tsaka dun sa climate change, no. Ang sinasabi nga ng PAGASA sa atin, no, yung eksperto nating nakausap kanina, na wala pa, no, basically tinatawag nila low confidence pa raw, very low pa rin daw yung kanilang confidence dun sa anumang direct link. Although sinabi rin ng PAGASA na what climate change could do is largely indirect. Pwedeng halimbawa yung nararanasan kasi natin ngayon na El Nino, basically cyclical ito, historical. Ever since time immemorial daw, nararanasan na natin to. Pero what climate change can do is accelerate the process. Ang isa naman sa mga naobserbahan ng Greenpeace, no, na isang indirect effect nitong climate change, no, yung mga bagyo na nararanasan natin since time immemorial, ngayon kapansin-pansin na mas nagiging mapaminsala, mas nagiging malakas, at mas malaki yung damage na naibibigay hindi lang sa mga tao kundi pati na rin sa mga kabuhayan. So kung sa ngayon, no, kahit na hindi pa raw na-establish yung direct link, kailangan pa rin daw tayo magtulong-tulong para mapigilan ang anumang epekto ng climate change, Jessica. Sa bagay, totoo yan. It's never too early to push the, you know, the alarm na hoy, climate change is real, posibleng mangyari yan. Obvious naman eh, parang kumbaga eh, nilalagnat ang ating mundo. Sobrang init, di ba? Ito nga yung sinasabi mo sa report mo na yung first 3 months pala of the year, no, 2015, pinakamainit sa buong siglo. Eh, hindi biro yun. Di ba? Hindi mo na maide-deny yung ganyang mga pangyayari. Totoo, Jessica. At kung titingnan natin yung figures, no, kasi yung halimbawa nitong March lang, ang itinaas in terms of degrees Celsius, no, is 0.85 doon sa combined land and sea surface temperature, pinakamataas in 136 years. It's about the same amount, no, it's about the same level from January to March na yung combined land and ocean sea surface temperature, no, ay tumaas ng 0.82 degrees Celsius. Mukhang maliit kung titingnan, no, pero if you look at it from a larger picture, from a bigger context, no, ay itong panahon na ito, January to March and even March, ang pinakamainit sa buong kasaysayan. 136 years since record keeping started in 1880. Ngayon, itong report na ito, hindi naman niya sinabi or hindi siya nagbigay ng anumang teorya kung bakit ito nangyayari. Maipunto lang din natin, no, na meron ding mga punto sa report na sinasabi na meron mga lugar na uminit, meron ding mga lugar na lumamig. Pero ito yung isa sa sinasabi nga ng Greenpeace, no, na yung pag-init ng panahon, halimbawa dito sa Pilipinas, no, ay isang extreme weather event na kailangan bantayan, kailangan paghandaan at kailangan mapigilan in any way, shape, size or form, dahil kung magpapatuloy yung halimbawa business as usual, no, yung carbon emissions and lahat ng mga bagay na makakapag-promote ng climate change, this could be our new normal, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.